Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Blessed day po sa inyong lahat. At magandang umaga dyan sa Pilipinas. Sister Evelyn Gonzalez Batralo, welcome po sa inyo. Good morning po sa inyo sa oras na ito. At ganoon din dito po sa ating mga kapatiran dito sa Toronto. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula ay manalangin po muna tayo at magpasalamat tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos, nagpasalamat kami sa mga oras na ito upang ikaw ay aming pasalamatan at dakilain namin ang iyong pangalan. Salamat sa panibagong araw na ibinigay mo sa amin at muli mo kaming pinagkalooban ng ganitong mga pagkakataon upang kami mag-sama-samang mag-aral ng iyong mga salita muli sa aklat ng mga taga-Hebreo. Magpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak na makikinig at ganun din gamitin mo ang iyong lingkod nawa makapagbahagi kami ng iyong salita at magamit namin ito sa aming buhay. At makaragdag ito ng kaalaman sa amin upang mabuhay kami ng payapa at may pagsisikap sa aming buhay bilang iyong mga anak. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So mga kapatid, welcome po sa inyong lahat. Ngayon ay ating uumpisahan ang ating day 128. So ang ating paksa ngayon ay like the Father, like the Son. So yan ang ating paksa na ating pag-aaralan ngayon at magmumula yan sa Hebrews chapter 1 verse 3, no? At babasahin ko sa wikang Ingles sa NASB version at ito ang ating makikita. And he is the radiance of his glory and the exact representation of his nature and upholds all things by the word of his power. When he had made purification of sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. So dito makikita natin ang kagandahan ng fulfillment ng ating Panginoong Jesucristo na nahayag siya, na napakaganda ng kanyang description. So maliwanag dito sa talatang tatlo na ang Diyos ang kinauwian ng lahat ng mga bagay, no? Siya ang fulfillment ng prophecy, ng promises, nauwi sa kanya lahat. Kaya pinadakila siya ng Ama sa langit. So the book of Hebrews describes in detail how our Lord Jesus Christ not only fulfills the promises and prophecies of the Old Testament, but also surpasses, no? Nalagpasan din ang lahat ng nauna, no? Nung una pa man ay nalampasan niya lahat 'yon. Everything that came before. At the time this book was written, you know, the book of Hebrews, the Jews followed the teachings of the Old Testament. But most of them rejected Jesus as the long-awaited Messiah. So the recipients of this letter seems to have been the Jewish Christians, also known as Messianic Jews. So they were well versed in the scriptures and they had professed faith in our Lord Jesus Christ. So whether through doubt, persecution, or false teaching, however, they may have been in danger of giving up their Christian faith and returning to Judaism. So ito ang mga warning na nakakaharap ng mga Messianic Jews, no? Noong mga time na yan. At marami sa kanila ang nanumbalik sa Judaism at maraming mga naapektuhan sa mga pag-uusig at mga nahikayat sa mga maling katuruan at sa mga maraming mga pag-alinlangan. So yan ang kanilang mga kinaharap ng mga panahon yun. Kaya nasulat ang aklat ng mga taga-Hebreo. So ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang ikalawang persona ng Trinity. O ng Trinidad. He was God's agent in creating the world, no? Siya ang pangunahin. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 16, sa pamamagitan niya, no? Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, no? Yan ang kagandahan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So as followers of our Lord Jesus Christ, we may give easy assent to this truth, but deny it in practice. No, maaari nating bigyan ang madaling pagpayag sa katotohanan ng ito, ngunit tanggihan ito sa pagkasagawa. So ito ang mahirap
sa marami nating mga kasama o mga kapatiran kuminsan. Ang salita ng Diyos ay kuminsan ay tinatanggap sa puso, ngunit ito ay hindi isinasagawa. So yaan kadalasan ang nangyayari. Ang katotohanan ay dapat gawin, dapat sundin, at dapat i-practice. Kapag ang katotohanan ay tinanggap at hindi naisagawa, ito ay walang saysay sa Kanya. So we may believe that Christ knows and controls the laws of heaven pertaining to our salvation and spiritual growth. But we may act each day as though our financial, family, or medical problems are beyond His reach. No? Naabot niya yan, no? Sa ating mga pangangailangan, sa ating buhay, problema sa mga family, sa problema sa mga medical worries. You know? So, kayang abutin ang ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga yan. If Jesus could create the universe, then no part of life is out of His control. So, do not exclude Jesus' wisdom and the Bible's guidance in our complex problems of our lives. So, no expert, no professor, no doctor, no lawyer or financial advisors knows more about our ultimate securities and well-being than Jesus does. No, siya lang ang nakakaalam ng ating mga pangangailangan. So let us go first to God for advice. You know, siya ang ating tatakbuhan, siya ang ating kakausapin sa lahat ng ating mga problema at suliranin. Makipag-usap tayo sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng panalangin at makinig tayo sa Kanya kapag siya ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng katahimikan, no? Through His Word. He can sustain us in times of stress. You know, from that perspective, we can evaluate all the other wisdom and help made available to us. So not only is Jesus the exact representation of God, but He is God Himself, the very God who spoke to the people of Israel long time ago. He is eternal, and He worked with the Father in creating the world. Binanggit yan sa John chapter 1 verse 3, Colossians chapter 1 verse 16. Jesus is the full revelation of God. We can have no clearer view of God than by looking at our Lord Jesus Christ, no? Wala nang ibang dapat tignan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. He is the complete expression of God in a human body. No? Yan ang sinabi sa aklat ng mga taga-Hebrews. The book of Hebrews links God's creative power with His saving power. In other words, the power that brought the universe into being and that keeps it operating is the very power that cleanses us from all our sins. So how mistaken we would be to ever think that God couldn't forgive us. No sin is too big for the ruler of the universe to handle. So He can, you know, Jesus can and will forgive us when we come to God through His Son, Jesus Christ. So in addition, it is important to note that priests would always stand while performing sacrifices in the temple. There is no temple anymore, no? But Jesus already fulfilled everything, you know, to us. No sacrifices would be performed continually, you know, up to these days. That Jesus sat down means that His priestly work was finished. We can be completely clean because Christ's sacrifice was final. So sinabi ng aklat ng mga taga-Hebreo na si Jesus ay lumuklok sa kanan ng Diyos. No? Umupo siya sa kanan ng trono ng ating Diyos. Matapos ipinagkaloob sa ating Panginoong Jesucristo ang kapatawaran, no? Ginawa niya, inialay niya ang kanyang katawan bilang hain sa ating makasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kinuha niya ang kanyang lugar, no? Ng kapamalaan sa kanan ng Diyos. Dati sinabi sa banal na kasulatan, no, sa bagong tipan na hinubad ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang kadiyosan. At dito ay kinuha niya muli, binalikan uli niya yung kanyang hinubaran na kanyang pagkadiyos. Kundi bumalik siya nung siya ay nabuhay na maguli sa mga patay, bumalik siya sa kanyang dating
kalalagayan, no? At pagkatapos niyang makuha uli yung kanyang identity, ay lumuklok siya muli sa kanang trono ng ating Amang nasa langit. Napapaloob sa gawaing paglilingkod bilang dakilang tagapamagitan sa atin, sa tao at sa Diyos. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang nakagawa niya, no? Siya lamang ang tagapamagitan natin sa tao at ganun din sa Diyos. Siya ang ating dakilang saserdote doon sa langit. Tagapanalangin para sa iba, no? Siya ang siya lang ang kailangan natin at wala nang iba. Ang Banal na Espiritu na isinugo sa atin sa mga anak ng Diyos sa panahon natin ngayon, ang Holy Spirit na nagtuturo sa atin. Excuse me, nag-encourage sa atin na manalangin, gumawa ng kabutihan, sundin ang kalooban ng Ama at ganapin at sundin ang mga utos at turo at aral ng ating Panginoong Jesucristo at manatili hanggang sa wakas. Yan ang role and ministry ng Holy Spirit. Dito binanggit sa aklat ng mga taga-Hebreo na sa kanyang anak na si Jesus, Jesus as sonship. Ito yung kanyang pagkaanak, yung kanyang pagiging anak, no? The only begotten son of God. Na binanggit niya sa John 3:16, no? Nag-iisang anak ng Diyos na dahil sa kanya nagkaroon ng buhay na walang hanggan ang buong sanlibutan. This sonship is in a unique sense, no? Natatanging kahulugan 'yan. Jesus is the only one of his kind. Siya lang ang nag-iisang uri niya, no? Wala nang iba. He is not a son, no? Small s, but the son, you know, the big capital S. Hindi siya ang anak, kundi ang anak, ano? Pag sinabing ang anak, titulo 'yan, no? Title, no? His sonship, yung kanyang pagiging isang anak, was established by many proofs, no? Maraming katibayan. Ang pag-iisang anak ng ating Panginoong Jesucristo, nag-iisa lamang siya, no? He is the son in the parable of the husbandman na binanggit sa Luke chapter 20 verses 9 hanggang 18. So ito isang parable ng ating Panginoong Jesucristo na siya mismo ang bumanggit, no? Nung siya ay nabubuhay pa dito sa lupa, at itong kanyang kwento na ito na isang parable ay ang tinutukoy diyan ay siya mismo, no? Yung anak na isusugo. So basahin natin yung verse 9 hanggang 18, no, ng chapter 20 ng Gospel of Luke. Sa verse 9, at siya ay nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinhagang ito. Ang tinutukoy na siya ay ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsasalita dito. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan at ipinagkatiwala sa mga magsasaka at napasa ibang lupain na mahabang panahon. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang siya ay bigyan ng bunga ng ubas. Datapwat, hinampas siya ng mga magsasaka at pinauwing walang dala. At nagsugo pa siya ng ibang alipin at ito na may kanilang hinampas. At nagsugo pa siya ng ikatlo at kanila ring sinugatan ito at pinalayas. At sinabi ng Panginoon ng ubasan, anong gagawin ko? Anong susugo? Aking susuguin ang minamahal kong anak, ang sabi niya. Marahil siya'y igagalang nila. Verse 14, natapot nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangag-usapan sila na sinasabi, ito ang tagapagmana, atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. At itinaboy nila siya sa ubasan at pinatay siya. Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng Panginoon ng ubasan? Paroroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito at ibibigay ang ubasan sa mga iba. At nang marinig nila ito ay sinabi nila, huwag na wang mangyari. Verse 17, natapot kanyang tinitigan sila at sinabi, ano nga baga ito na nasusulat? Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulok. 18. Ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog. Datapwat sino mang kanyang malagpakan ay kanyang pangangalating gaya ng alabok. So yaan ang isang mahiwaga o kwento o parable tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Nagpadala ang tao na may-ari ng sakahan
at pinatay ng mga magsasaka yung mga katiwala, no? Una, ikatlo, ikalawa, ikatlo, hanggang sa napilitan yung may-ari ng sakahan na isugo yung kanyang anak. Ngunit nung makilala ng mga magsasaka yung anak nung may-ari ng sakahan, ganun din ang ginawa, pinatay din, 'di ba? Kaya yaan ang fulfillment ng nangyari sa ating Panginoong Jesucristo, yung katiwala ng may-ari ng sakahan, yan yung mga propeta ng lumang tipan, no? Yan ang ginamit ng Diyos para mangaral, no? Magturo ng salita ng Diyos, gabayan ng mga Israelita sa kanilang pananampalataya sa Diyos, no? Bagamat nagpadala ang Diyos ng mga propeta, no? Mga lingkod niya, ay hindi pa rin sinunod ng mga Israelita ang utos ng Diyos, no? Sinalansang nila, hindi nila sinunod, hindi nila iginalang, at bagkus pinatay pa yung mga propeta, no? Kaya napilitan, no, ang ating Panginoong Jesucristo na bumaba dito sa lupa upang ialay niya ang kanyang sarili. At anong ginawa ng mga Hudyo? Pinatay din ang ating Panginoong Jesucristo, ipinako sa krus. At binanggit din ito sa merong binanggit sa Gospel ni Matthew chapter 11 verse 25. Sinabi ng Panginoon doon, nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, "Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama," ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11:25. "Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas, sa mga marurunong at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol." No? So yan ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na inihayag yan sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, no? Sa mga hintil, tayo na mga anak ng Diyos na inari niya, na idinugtong tayo sa puno ng ulibo, no? Tayo mga ligaw, no? Ligaw na mga sanga ng puno ng ulibo. Tayo ay kinalugdan ng Diyos, kinaawaan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya at tayo kanyang tinanggap. Inari tayong kasama ng mga Hudyo na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dito ay inihayag ng Panginoon ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Makikita ninyo yan sa John chapter 4 verse 25 to 26. Ang kwentong ito ay ang Panginoon ay dumaan sa Samaria, no? At na-encounter niya yung babae, no? Itong babaeng Samaritano, Samaritana. At alam natin na ang mga Hudyo ay hindi nakikipag-usap sa mga Samaritans. Sa kanila, ang mga Samaritans ay marumi, no? Spiritually unclean. So hindi sila nakikipag-usap diyan. Gugustuhin pa nila na dumaan sa napakalayong rota kaysa sa dumaan diyan sa Samaria. Sapagkat ang Samaria sa panahon natin ngayon, yaan niya yung tinatawag na West Bank, no? Palestinian Authority yan, no? Nasa teritoryo ng mga Palestinian yan. Kung tawagin niya ay Palestine, no? Yung buong Samaria, yaan ay West Bank. Kaya nung ako'y nagpunta diyan sa Israel noong 2018, ay hindi kami pumasok diyan, no? At nag-iba kami ng ruta, no? Imbis na dumiretso kami diyan galing sa Jerusalem, na magmula sa Jerusalem, papakit sana kami papunta sa Galilee, lalagpasan sana namin itong Samaria o yung tawag na West Bank, ay nagpunta kami sa West, no? At nung kami dumaan, no? At iniwasan namin yung teritoryo ng West Bank, pagkat hindi sakop ng Israel yan, ano? Yan ay autonomy o ng mga Palestinian. Kaya ngayon ay makikita natin ang kasaysayan na talagang nag-i-exist pa rin ng mga lupain na yan sa ibang pangalan, no? Kaya ang Samaria ngayon, yan yung tatawag na West Bank. So ang sabi ng Panginoon doon sa babaeng Samaritana nung siya ay umupo doon sa tabi ng Jacob's Well, kung tawagin, ano? Sa saan yan, eh? Sa Samaria yan, eh. At ayon sa paniniwala ng mga Samaritans, ay si Jacob ang nagtayo ng na yon, ng well na yon. At hanggang ngayon ay ginagamit ng mga tao doon, no? At hanggang ngayon ay napapakinabangan ng tubig na iinom ng mga tao, no? At kinikilala ng mga Samaritan din si Jacob bilang kanilang ancestor, no? Kanilang ninuno. At kasi ang mga Samaritano ay kalahati mga Hudyo, kalahating
Gentiles, no? Nagmix sila eh, no? Kaya hindi sila puro. Kaya ayaw na makipag-usap ng mga Hudyo sa kanila, ng mga purong Hudyo, dahil marumi daw sila and spiritually unclean. Kaya noong makausap ng Panginoon ang babaeng ito, no? Doon sa Jacob's Well, nagtaka yung babae. Sabi niya, anong ginagawa mo dito? Sabi niya, isa kang Hudyo, nakikipag-usap ka sa isang Samaritana, no? Sapagkat hindi nila nakikita ang mga Hudyo na nakikipag-usap sa mga Samaritano, no? Eh, ang Panginoon, eh, meron siyang misyon, kaya niya ginawa yun. Sapagkat ang babaeng ito ang magiging kauna-unahang evangelist, no? Sa Samaria, no? Yung kanyang encounter na to sa Panginoon ay magiging ano ito, magiging mega, no? Magiging malaki yan. At gagamitin ng Panginoon ng babaeng ito para mangaral tungkol sa kanya, no? Tungkol sa pagdating ng Mesiyas. At nalalaman ko, sabi ng babae, sa ating Panginoong Jesucristo na paparito ang Mesiyas, ang sabi niya. Ang tinatawag na Kristo. Na pagparito niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay, sabi ng babae sa ating Panginoong Jesucristo. So sinagot siya ng Panginoon. At ito ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. No? Kita mo, yan ang sinabi ng Panginoon. Yung siya nga, yan ay salitang ako, ha? Na nauugnay sa Diyos. Ay lumitaw ng higit na 300 times, you know, sa buong Biblia. No? Una sa aklat ng Genesis chapter 15, hanggang sa Apokalipsis o sa Revelation chapter 22 verse 16. The whole entire Bible, ha? Old and New Testament, ay nagpapahayag tungkol sa salitang ako, no? I am. No? So yan, pag-aaralan natin ngayon ang pangalan ng Diyos. Sapagkat importante malaman natin kung sino siya at kung ano ang kaugnayan ng ating Panginoong Jesucristo sa Ama. Bakit sila ay iisa, no? Walang pagkakaibahan ng anak sa Ama, no? Like the Father, like the Son. So ang unang katanungan na ating pag-uusapan ay ano ang unang pangalan ng Diyos sa wikang Hebreo? Sapagkat ang lumang tipan ay naisulat sa wikang Hebreo, ha? Hindi sa wikang Griego, no? Ang bagong tipan ay naisulat sa wikang Griego, pero ang lumang tipan ay sa wikang Hebreo, no? Kaya aalamin natin kung ano ang pangalan ng Diyos sa wikang Hebreo. At ito ay patuloy pa ring pinaniniwalaan at sinasampalatayan ng mga Hudyo sa panahon natin ngayon. Hindi nagbabago, no, ang pangalan ng Diyos sa kanila. Ngunit may ilang nagbago, pero yun pa din ang essence nun, no? So ang una ay maaaring maninibago tayo sa mga marinig natin kasi hindi natin gaano naririnig ang mga salitang ito. Pero ito ang kadalasan na pinag-aaralan kapag pinag-uusapan at pinag-aaralan malalim ang tungkol sa tinatawag na ancient scripture, no? So makikita natin na ang unang pangalan ng Diyos na binanggit sa wikang Hebreo ay ang tinatawag na, ano kasi yan eh, wala kasing sasabihin natin talagang pangalan talaga, no? Yan yung tinatawag na YHWH kung tawagin, no? Yung apat na mga letrang YHWH, no? Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, no? Yun, no? Yung tinatawag na yan ang apat na letra, no, sa wikang Hebreo na napaka-importante. Kayayaan ay hindi mabigkas, kayayaan ay hindi ma-pronounce kasi walang vowels. Yan ay consonant lang yung apat na letrang yan. YHWH. Kung yan ay pag-aaralan ninyo na malalim, iisa-isahin ninyo ang mga consonant ng Hebrew katulad ng YH. Yan ang tinatawag na yod at saka het, no? Yan, yod at saka het yan eh. Ang ibig sabihin niya na I am, ako nga, no? Yan yung sinasabi ng Panginoon doon sa babaeng Samaritana na ako nga, sabi niya. Yan yun, no? YH, no? Yod and het. Ikalawa, yung H at saka W, yan yung tinatawag na het at saka wow, kung tawagin, you know, yan ang consonant ng Hebrew eh.
Ang ibig sabihin niyan ay he, no? Wo o siya, no? At yung susunod naman na mga letra ay HWH kung tawagin. Kaya yan ay het, wow, susunod at saka het uli, you know? Yan ang Hebrew letters eh. Ang ibig sabihin niya ay exist. So pag binasa ninyo yan ay I am he who exists. So yan ang pangalan tinatawag na Yahweh. Yan o, Yahweh yan eh. YHWH. Yan ang ibig sabihin ng anong yan, ng pangalan. Kasi hindi mapopronounce yan eh. No? Ayaw ng mga Hudyo na ipronounce yan. Kaya titignan natin ang mga ilang mga dalawang salita dito. Makikita ninyo itong Yahuwah, ano, yung Yahuwah ay nilagyan ng vowel, no, yung A at saka U at saka A uli, no? Kasi ang Hebrew, no, o yung tinatawag na ancient Hebrew, hindi nila nilalagyan ng vowels 'yan, no? Dahil ang mga Hudyo ayaw nilang i-pronounce ang pangalan ng Diyos. So itong Yahuwah, yan ay binabansagan ng ancient scriptures na yan ang pangalan ng Diyos ni Abraham. Sapagkat si Abraham ang unang tao na pinili ng Diyos na manggagaling sa kanya ang bayan ng Diyos. No? Siya ang magiging ama ng mga bansa, ama ng mga mananampalataya o naniniwala sa Diyos. So, ayon sa ancient scriptures, no, bago pa ang Biblia, no? Yung maaring yan ay yung tinataglay ni Abraham na mga documents, maari, no? Yan ang kanyang binanggit na pangalan ng Diyos na Yahuwah, no? At yun namang Yahweh ay nilagyan din ng A at saka ng E vowel, no? Kasi hindi talaga pwedeng bigkasin yan eh, no? Yung apat na letrang yan. Kasi ayaw ng mga Hudyo na banggitin ang pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan, no? So kaya nilagyan nila ng vowel para ma-identify eh. Kaya yung salitang Yahweh ay yan ang Diyos ng mga Israelita noong panahon ni Moises. Kaya kung i-interpret ninyo ang YHWH, ang ibig sabihin niyan ay am he who exist, you know, yan ang kahulugan ng salitang Yahweh o ng apat na letrang yan. Or I am he who is self-existent. So yan ang kahulugan ng apat na salitang 'yan, ano? So ang makikita ninyo ang katibayan niyan sa Genesis chapter 13 verse 4. Yan ang unang natala na sinabi ni Abraham, no? Tinawag niya ang pangalan ng Diyos, no? Dito kung titingnan niyo sa Genesis chapter 13 verse 4, we are told that Abram, excuse me, hindi pa Abraham ang pangalan niya eh. Abraham pa. Ha? Dahil hindi pa binabago ng Diyos ang kanyang pangalan. So, ang tunay niyang pangalan ay Abraham pa. You know, Abram. So, Abram called on the name of the Lord. Binanggit doon sa Bible na English, yung the name of the Lord, yung Lord ay capital letters, lahat, all capitals, you know. So, hindi, capital L, tapos small O R D, hindi, kundi makikita ninyo ay all capitals, you know, yung Lord. Kung titignan ninyo yan, kung pag-aaralan ninyo yung word na yan, yan ang ibig sabihin niyan ay Jehovah, no? Yan ang kahulugan ng Lord ng capital letter, tumutukoy kay Jehovah, no? So in our English Bibles, all capital letters. Kapag ka nabasa ninyo sa English Bible yung capital L O R D O Lord, ang ibig sabihin niyan ay Adonai. Ibig sabihin Lord, no? Panginoon, Adonai. So isang salita na all capitals at saka yung pangalawa ay first letter capital at saka tatlong letra na mga small letters ay magkaiba ng kahulugan, no? Kaya iba yung kahulugan ng all capitals at saka yung first letter ay capital letters, sa susunod ay mga small letters. So magkaiba ng kahulugan yan sa wikang Hebreo. Kaya kapag ka all capitals, ang ibig sabihin ay Jehovah ang kahulugan. At kapag ka napag sinasabing Lord, capital L, tapos small letters O, R, D,
ang ibig sabihin niya ay Adonai, no? Means Lord. So yan ang pangalan ng Diyos, no? Sa wikang English means Jehovah ang pangalan ng Lord na yan sa panahon ni Abraham. Pero ayon sa ancient scriptures, Yahuwah ang pangalan ng Diyos noong mga panahong iyon, no? Pero itong salitang Yahuwah na ito na hindi na ito gaanong ginagamit sa panahon natin kasi pagkat matandang pangalan ng Diyos 'yan, no? Panahon pa ni Abraham 'yan eh, no? Na hindi na ginagamit ngayon. So ang ginagamit naman ngayon sa mga Biblia natin, mga Tagalog at saka mga usually Tagalog or some of the translation ng English ay yung tinatawag na Yahweh, no? So ginagamit pa rin 'yan, no? Yung salitang Yahweh. So si Yahweh, no? Ito na yung pag-aaralan natin, ang Diyos ng mga Israelita, no? Ay nagsimula ito kay Moises. Ito yung I Am na nagsalita doon sa bundok ng Sinai, di ba? No, nagliliyab na puno na hindi nasusunog, no? Nagsalita ang Diyos sa kanya, no? May tinig na lumabas doon. Nakita kasi ni Moises na nagliliyab ang isang puno na hindi naman nasusunog. So, very conscious si Moises, sabi niya, ano ba itong nakikita kong ito? Sabi niya, kakaiba ito. Hindi nasusunog ang puno, pero nagliliyab eh. So nakarinig siya ng tinig at sabi ng tinig, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang lupang iyong tinutungtungan ay banal, ang sabi sa kanya. So nagsimula nang nakikipag-usap ang Diyos kay Moises at doon ay sinabi ng Diyos, no, nagtanong si Moises at sabi niya, ano ang pangalan mo? Sabi nga noon. Kasi sinusugo ng Diyos si Moises na babalik uli sa Egypt at ang sabi niya ay palalabasin mo, no, ang mga Israelita, ang mga Hebrews, ang mga Hebreos sa land of Egypt at dadalhin ko sila sa lupang pangako. Pero ang tanong ni Moises, anong pangalan ng aking sasabihin sa kanila na nagsugo sa akin, no? At sinagot ng Diyos ang kanyang tanong, ang sabi niya, I am, no? I am, sabi niya. Yun ang sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya ito ang katotohanan na maraming pangalan ng Diyos, no? Apat na consonant 'yan, no? YHWH, no? Isa 'yan sa mga kahulugan ng tinatawag na Yahweh din, no? Na tinatawag na tetragrammaton, ang ibig sabihin niyang apat na letra na 'yan sa Hebrew, no? Kapag narinig niyo 'yung tinatawag na tetragrammaton, ay 'yung apat na letra kagad ang naiisip natin. So matapos ang pagkatapon yung exile sa Babylon noong 6th century, no? BCE, no? At bago ito, ano, nung matagal na panahon pa yan eh, bago pa ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, nang lumaon, tumigil na sa paggamit ng pangalang Yahweh ang mga Hudyo, no? Merong dahilan kung bakit hindi na ginagamit ng mga Hudyo maging sa panahon natin ngayon ang salitang Yahweh, no? Yung YHWH, hindi na nila ginagamit yan. Ang dahilan dito ay sa panahon ng ikalawang templo, no? Yung templo na naabutan ng ating Panginoong Jesucristo o yung tinatawag na Herod's Temple. Malamang sa unang bahagi ng ikalamang siglo, no? 5th century BCE, ha? No? Before the common era kung tawagin. Nagpasya ang mga Hudyo na ang pangalang Yahweh ay hindi mabisa, sabi nila. Masyado nang banal, no? Masyadong banal 'yan upang bigkasin ng malakas. So batay ito sa isang particular na interpretasyon ng pangatlong utos na nagsasabi na huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos, ng Panginoon mong Diyos nang walang kabuluhan. So yaan ang dahilan kung bakit hindi na nila binabanggit ang pangalang Yahweh, no? Sa bawat isa sa kanila sapagkat ayaw nilang masumpungan sila ng Diyos na hindi nila nirerespeto ang pangalan ng Diyos. Kaya hindi na nila binabanggit yan. Kaya ito ay ipinagbawal na, no, sa bansang Israel maging sa panahon natin ngayon. Ipinagbawal na ang pangalan ng Diyos sa mga Hudyo. Ano ang dahilan? No? Bakit ito pinagbawal? Kasi sa Biblia, no, ang Hebrew word for God is made up for four vowels. Ito nga binabanggit natin. Kaya nga hindi yan binigyan ng vowels. You know? YHWH. So dahil sa according to Jewish tradition, it was only pronounced, no?
binabanggit lang itong pangalan na ito na apat na letra, no? Once a year, no? On Yom Kippur, on tinatawag na Day of Atonement, no? Ito ay nagsisimula sa gabi ng itong 2021, no? Ay ang kanilang Yom Kippur ay sa September 15, no? Magsisimula yan ng gabi ng Wednesday, you know, ng September 15 at magtatapos yan sa susunod na araw ng Thursday, ng evening din ng gabi ng September 16, 2021. So buong magdamag, buong isang araw at isang gabi, you know, na kanilang ibibigay nila yung buong araw na yan sa Diyos, no? Na tinatawag nilang Yom Kippur o Day of Atonement. At yan ay ginagawa nila nung araw, nung panahon ni Moises, sa pamamagitan ng high priest. No? Ang high priest lamang ang gumagawa niyan. Kasi sa panahon natin ngayon, wala ng templo. No? Wala ng high priest. So walang tinatawag na national spiritual leadership. Wala. Walang nangunguna sa kanila kasi walang templo. Eh. No? Kaya ang mga Hudyo ay nagtitipon sa kanilang mga sinagog, mga local sinagog. No? Hindi naman sila central. Eh. No? Ano sila? Excuse me, independent sila eh. Parang tayo mga Christians, no? Independent, no? Local autonomy o local synagogue, no? Walang tinatawag na national head ng synagogue, wala. Merong dalawang chief rabbi sa Israel ngayon, no? Meron dalawa. Itong chief rabbis na ito ay bakit dalawa? Kasi meron kasing sinisimbolo ang dalawa sa kanila. Kasi yung mga Hudyo na nagkalat sa buong mundo, na nag-migrate sa Israel sa panahon natin ngayon, ay binubuo ng dalawang pinakamalalaking grupo na kung tawagin ay Askenazi. Kung tawagin, Askenazi, yan ay Hebrew word na tumutukoy sa Germany. No? Kapag sinasabing Askenazi, yan ay tatawag ng mga German Jews kung tawagin. So, isa sa mga chief rabbi nila, ang pangalan ay David Lau. Okay, yan ay galing sa Askenazi, no? Isa siyang chief rabbi para sa mga Askenazi Jews, no? Para sa doon. At yun namang pangalawa ay galing sa Sephardi, no? Pag sinabing Sephardi, ay ito ay tumutukoy sa Hebrew word ng Spanish, no? Or Hispanic. So dalawa, no? Dalawang grupo 'yan. Ang kanilang chief rabbi naman ay si Yitzhak Yosef, no? Yan ang kanilang chief rabbi. So, both of whom began their terms in 2013, no? Nagsimula silang naging chief rabbi. Pero hindi high priest yan dalawang yan, no? Sila lamang yung mga pangunahin, no? Sila yung mga leader ng mga rabbi sa Israel. Because there is no high priest and no temple sa panahon natin ngayon. So, the Jews spend their most of the day in their local synagogue services, without a national spiritual leader. Kapag dumarating ang tinatawag na Yom Kippur o yung tinatawag na Day of Atonement, no? Ay kanya-kanya silang mga services sa kanilang mga local synagogue, no? At sabay-sabay silang na gumagawa ng kanilang mga pag-aalaala at ng kanilang ritual, no? Ng kanilang pista, no? Kanilang mahalagang araw, no? Ng pag-fasting, tsaka ng prayer, no? Maghapon at magdamag yan nilang ginagawa. It is the holiest day of the Jewish year and marks a time for atonement through fasting and prayer. It is considered the Sabbath of all Sabbaths. You know? Yan ang ibig sabihin ng tinatawag na Yom Kippur o Day of Atonement. No? Yan ang tinatawag na Sabbath of all Sabbaths. Because not only it is a day of complete rest, no? Kapag sinasabing complete rest, no work, no driving, no, but it's a day of fasting, no, fasting lang, and other restrictions, no washing of clothes, no, walang paglalabayan, walang pagliligo, no, walang naglalagay ng mga perfume, walang mga tinatawag na deodorants kung tawagin, wala, no wearing even magsuot ng leather na sapatos, no, wala. Ibig sabihin kasi pag nagsuot ka ng leather na sapatos, ibig sabihin niya naaalis ka, no. Wala, hindi pwede. Kaya ganun kabanal sa kanila yung tinatawag nilang Day of Atonement, no? Dahil sa pagrespeto nila sa pangalan ng Diyos, hindi pwedeng gumawa ng ano paman, no?
walang activities, basta nakapokus sa Diyos, no? Sa kanyang pangalan, nakapokus yan. Saying God's name was considered a very serious, you know, and powerful thing, so much so that one of the Ten Commandments prohibits us from saying God's name in vain. Kaya nga ito, ibabahagi ko sa inyo nung ako'y nagkaroon ng experience nga doon, binabanggit ko ito sa mga nakakaraang kong mga live stream. Noong kumakain nga kami sa ano, sa isang mesang malaki, no? Kasama namin yung kami mga ano, mga madrika namin, no? Yung mga tinatawag na mga lone soldier o yung mga soldier guide, no? Wala silang baril eh, pero naka-uniform attire sila ng Israel military ano, uniform. So nagkukwentuhan kami, so nabanggit ko na mapalad ang bansang Israel sapagkat ginagabayan sila ng Diyos. So nabanggit ko yung pangalan ng Diyos. So nung pagkabanggit ko ng pangalan ng Diyos sa aming mesa, bigla akong ano, kinausap nung ano, nung isang madrika, kung tawagin, ano? At sinabi sa akin, wag nating pag-usapan ang religion dito. Hindi niya binanggit yung Diyos eh, no? Kung hindi binanggit niya salita yung religion, no? Kasi ganun kahalaga sa kanila, no? Yung salita ng Diyos, you know, pangalan ng Diyos. Ayaw nilang maririnig at ayaw nilang mababanggit ng sino man na nasa loob ng bansang Israel pag binabanggit ang pangalan ng Diyos. O sinabanggit ko eh, no? Mapalad ang bansang Israel sapagkat sila'y ginagabayan ng Diyos. Eh nung pagkasabi ko lang ng salita ng Diyos, eh, bigla akong ikinat kagad. So, hindi na ako nagsalita, no? Pagkatapos noon. Kasi yun ay nakalagay sa aming contract, no? Bago ako lumipad noon sa Israel noong 2018, nakalagay doon sa aming agreement na hindi pwedeng mag-proselyting, kung tawagin. Hindi pwedeng mangaral, hindi pwedeng magsalita tungkol sa reliyon, hindi pwedeng magsalita tungkol sa Diyos, you know? Kaya kapag ka nagpursigi ka pa, pauuwi ang kanila, you know? Isi-send them home ka, no? Kaya bibigyan ka nila ng warning, kapag hindi ka tumigil, pauuwi ang kanila, no? Kahit na hindi pa tapos yung volunteer mo for 3 weeks, you know? Kaya maraming napauwi, ah, kung di ninyo alam. Kapagkat yung mga tao hindi nakikinig doon sa kanilang agreement na, ano, na pinirmahan. Kasi may agreement yan eh, no? Kaya na kailangan igagalang mo yung agreement na pinirmahan mo. Kaya kung ayaw mo, ay gagawa sila ng action sapagkat kinikilala nila yung kanilang karapatan na yun na dapat igalang ng mga tao, no? Kaya yung pala ang dahilan kung bakit hindi na nila binabanggit ang pangalan ng Diyos sa publiko, no? Binabanggit lang nila yan kapag ka Yom Kippur, kapag ka Day of Atonement, once a year lang nila binabanggit yan, no? At doon lang sa loob ng sinagog lang nila binabanggit yung pangalan ng Diyos, hindi sa labas. Kaya ganun ako nasurpresa, no? Nung sinabi sa akin nung batang-bata pa, siguro mga 23 years old lang yun eh, no? Kahit sa murang edad nila eh, alam nila yung kanilang ano, yung kanilang ginagawa pagdating sa pananampalatayang Judaism, no? Kaya kasi tayo mga Christians ay malaya nating nababanggit ang pangalan ng Diyos, kaya minsan ay dapat mag-iingat din tayo mga Kristiyano sa pagbanggit sa pangalan ng Diyos. Baka mamaya nababanggit natin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, no? In vain, no? Baka magkasala tayo sa pagkabanggit ng ating pangalan sa pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan, no? Kasi binabanggit lang talaga ang pangalan ng Diyos kapag sinasamba natin siya, kapag pinupuri natin siya, no? Ibinibigay natin sa kanya yung karangalan na para sa kanya. Hindi lang basta-basta sinasabi lang 'yan ng mga tao, lalo tigit yung mga lasing, yung mga manginginom, ay talagang ano, hindi nila nirerespeto ang pangalan ng Diyos kapag sila nakakainom na, no? Nasa impluwensya na sila ng alak eh. Kaya nalalapas tangan ang pangalan ng Diyos, no? Kaya nga, yaan ay isang warning sa ating lahat na huwag nating gagamitin ang pangalan ng Diyos sa mga salitang walang kabuluhan, no? Banal ang kanyang pangalan na dapat nating protektahan din. Ito, as a result, people have come up with various substitution, no? So yung mga Hudyo ay nagkaisa na papalitan natin, no, ang pangalan ng Diyos, no? Para maprotektahan natin na igalang siya, no? Kaya lahat ng mga modernong dominasyon
ng Judaism, no? Yung una yung Orthodox at yung mga conservative, no? At dito lumitaw yung mga Reconstructionism, you know, sa mga conservative Judaism. Tapos yung pangatlo yung Reform, you know. Yan lang ang tatlong main branches ng Judaism, eh, no? Malalaking branches 'yan, eh, ng Judaismo. Sila ay nagtuturo na apat na titik ng pangalan ng Diyos, yung YHWH, yung tinatawag na Yahweh, ay ipinagbabawal na nasabihin ni Numan maliban sa high priest sa temple. Kaya nga, wala nang high priest ngayon, wala nang temple, kaya ganun pa rin ang kanilang paniniwala na hindi pwedeng banggitin yung pangalan na yan kahit na wala ng templo. Kung hindi sa loob lamang ng sinagog yan babanggitin, once a year lang yan, no? Kaya walang ano, hindi pwedeng kahit sino, kahit mga Hudyo, kahit na mga Hintil, hindi pwedeng banggitin yan. Kaya pag kayo ay pumupunta sa Israel, huwag kayong babanggit ng salita ng Diyos o ng mismong pangalan ng Diyos. Baka kayo ma-question kasi lahat ng mga Israelita o mga Israeli sa panahon ngayon ay naniniwala dyan, no? Very ano sila, very firm sila pagdating sa Jewish faith, no? Hindi nila hinahayaan sino man na babanggit sa pangalan ng Diyos, no? Kahit na maganda ang intensyon natin, no? Ayaw nila, no? Kaya dahil ang templo sa Jerusalem ay wala na, ang pangalang ito ay hindi na sinasabi sa mga ritual na reliyon ng mga Hudyo. At ang pangalan na ito ng Diyos ay pinalitan nila, no? Ng pangalang Hashem. Yaan ang ipinalit nila sa pangalan ng Diyos. Imbis na I am, imbis na Yahweh, ay ito yung mga Orthodox Jews, ha? Ang nagpalit niyan, no? Hashem ang ipinalit nila sa pangalan ng Diyos. It's a title used in Judaism to refer to God, no? Which is in Hebrew word for the name. Yun ang kahulugan ng Hashem, you know? The Hebrew word for the name, you know? Ang pangalan. Oh, yan. Na makikita yan sa Leviticus chapter 24 verse 11 to 16, no? At ito babasahin ko sa inyo ang istorya kung bakit binago yung pangalan, no? From Yahweh to Hashem. Kasi may dahilan, eh, kung bakit nila binago. Itong kwento to sa Leviticus chapter 24 verses 11 to 16. Ito, tingnan ninyo. Nang panahong iyon, may isang lalaking pumasok sa kampo ng Israel, no? Ang ama niya ay isang Egyptian o Egyptian at Israelita naman ang kanyang ina. So half Israelite and half Egyptian. Na ang pangalay Selomit, okay? Isa sa mga anak ni Dibri at mula sa lipi ni Dan. Ang anak ng mga ito ay napaaway sa isang tunay na Israelita. Sa kanilang pag-aaway, nagmura siya. Huh? Cursed. You know? Alam natin nagmura, eh. You know? Dito sa Canada, sa Toronto, yung binabanggit ng mga puti na F. You know? Alam niyo ninyo kung ano yung mura na yun. At nagsalita ng masama laban sa pangalan ni Yahweh. Ayan. Kaya dinala siya kay Moses. Sa verse 12, siya ay ipinakulong habang inihintay ang pasya ni Yahweh. At sinabi ni Yahweh kay Moises, ilabas ninyo sa kampo ang nagmura. Ha? Ipatong sa ulo niya ang kamay ng lahat ng nakarinig sa kanya. At pagkatapos ay batuhin siya hanggang mamatay. Ha? Sabihin mo sa bayang Israel na mananagot ang sinumang lumapastangan sa kanyang Diyos. Ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita o dayuhan, ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Diyan pala nanggaling yung tradisyon na yan, yung paniniwala ng mga Hudyo na yan, na hindi pala basta-basta binabanggit ang pangalan ng Diyos. Ha? Lalo tigit yung taong binanggit dito ay nagmura, no? At sinabihan ng masama ang pangalan ng Panginoon, no? Kita ninyo. Ano ang sabi ng Diyos kay Moises? Batuhin hanggang mamatay. O, kita ninyo? Capital punishment, no? Stoning to death. At yaan ang sinabi ng Diyos kay Moises, ganun din sa Deuteronomy chapter 28 verse 58. Kapag hindi ninyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito, sabi ng Diyos kay Moises, ay hindi ninyo iginalang ang kahangahanga at kakilakilabot na pangalan ni Yahweh. Kita ninyo? Kahangahanga na, kakilakilabot pa na pangalan ni Yahweh.
na dapat irespeto at igalang at sambahin ang pangalan ng Diyos. Kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay padadalan niya ng matinding kahirapan at mga salot na walang katapusan. Ipadaranas niya sa inyo ang mga kinatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Ehipsyo o sa Egypt. Hindi na kayo gagaling sa mga sakit na ito, sabi ng Diyos. Padadalahan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi nabanggit sa aklat na ito ng kautusan hanggang sa kayo'y mapuksa. Kita ninyo? At kahit na dumami pa kayo na sindami ng bituin sa langit, kaunti lamang ang matitira sa inyo. Sapagkat hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh, kung gaano kalaki ang kanyang kasiyahan sa pagpapala at pagpapaunlad sa inyo, gayon din kalaki ang kasiyahan niya sa pagwasak, excuse me, at pagpuksa sa inyo. Bubunutin niya pati ang pinakaugat ng inyong lahi sa lupaing ibibigay niya sa inyo. So yan ang katotohanan pala diyan, no? Sa na ang pagbanggit sa pangalan ng Panginoon ay hindi basta-basta, no? Kaya mag-iingat tayo, kaya kaminsan mga taong bigla na lamang namamatay nang walang kadahilanan dahil sa dinisrespect niya ang pangalan ng Diyos, no? Kaya nga sarasabi ng Gospels na huwag tayong manunumpa sa pangalan ng Diyos. Ha? Huwag nating gagawin 'yan, no? Sasabihin ng mga tao, saksi ko ang langit at ang lupa, no? Ginamit pa 'yung langit at lupa, no? Tapos hindi naman totoo 'yung kanyang sinasabi, no? Baka ma-strike tayo ng kidlat niyan, no? 'Yan ang sinasabi ng Panginoon, huwag nating gagawin 'yan, no? Huwag nating sasabihin na saksi ko ang langit at ang lupa, no? Para lamang mapaniwala mo 'yung isang tao, no? Sa sinasabi ng isang tao sa kanyang kapwa, no? Hindi. Kaya nga sabi ng Panginoon, sapat na 'yung oo at saka hindi. Sapat na 'yun, no? Wala nang ibang paliwanag, no? Wala ka nang ibang sasabihin na saksi ko ang araw, ang buwan, ang bituin, no? Hindi 'yun eh. Wala. Maging ang Diyos pa mismo minsan ang sinasabi ng mga tao eh. Sabihin, saksi ko ang Diyos, no? Totoo naman 'yan, kaya lang 'wag na nating babanggitin kasi nga alam na ng Diyos 'yan eh. Kahit na hindi natin banggitin ang pangalan ng Diyos tungkol diyan, ay alam niya kung ano nangyayari, no? May justice eh. Kaya nga ito kapag kinukot ito mula sa Tanak, no, yung Biblia ng mga Hudyo o sa kanilang mga pananalangin, ano? Maraming mga pious Jews, kung tawagin yung mga reliyosong mga Hudyo, ha? Pinalitan nila yung Adonai, yung Lord, ha? Yung L, big capital L, tsaka small letter O R D. Pinalitan nila yung Lord na yan with Hashem, kita ninyo? Dahil nga talagang hindi nila matanggap eh. Kaya para sa mga Hudyo, ang YHWH, o yung tinatawag na Yahweh, ay ang pinakabanal na pangalan ng Diyos. Pinakaholy yan sa lahat. Tulad ng nakasulat sa sinaunang wikang Hebreo. So ang nakasulat na wika ay hindi nagpapakita ng mga patinig, no? Walang bowels yan eh. Kaya ang pagbigkas ay hindi na pagkasunduan, no? Maging nung pinag-aralan namin niya ang ancient Hebrews noong 80s, no? In the middle of 80s sa MBS. Si Brother Pampilupe lang aming professor diyan. Ay binabasa namin ang ancient Hebrews, ha? Nang walang bowels, ang hirap, no? Sabi sa amin ni Prof Pampilupe noong araw, gawin ninyo, makakaya niyo nang basahin ninyo kahit na walang bawel, sabi niya, kasi hindi talaga pwedeng lagyan ng bawel 'yan eh. Kasi nga napopronounce ninyo yung pangalan ng Diyos, kaya ang hirap talaga. Kaya kinakailangan ay memorize mo yung consonant niya, no? Yung mga letters ng Hebrews. Kung hindi mo kabisado at memorize ang mga consonant niyan, hindi mo mababasa 'yan, no? Kinakailangan alam mong i-pronounce yung mga letra ng Hebrews. Para pag nakita mo, kahit na walang bowels yan, ay mababasa mo yan, no? Yan ang napakahalaga dyan. So ayon sa kaugaliang Hudyo, ang mga reliyosong Hudyo ngayon ay hindi madalas sabihin ng malakas ang pangalang ito. Ito ay sapagkat pinapaniwalaan nila na masyadong banal ito upang salitain o sabihin. So maraming mga proof, you know, sa na binabanggit sa banal na kasulatan, no? Maging sa banal na kasulatan ay ano yan ay ating papag-aralan yan, ano, maari siguro bukas, na iba't ibang pangalan ng Diyos, no? Sapagkat
Yan pa nga, iba't ibang pangalan ng Diyos yan ay nauwi lahat yan sa ating Panginoong Jesucristo, no? Napunta lahat yan sa ating Panginoong Jesucristo kasi kung ano ang Ama ay ganun din ang Anak, no? There are many other names for God in Jewish traditions, you know? Including, ito marinig niyo to sa kanila, yung pangalang Adoshem. Kapag ka binabanggit nila yan, ba, ano yun, no? Ayun, ay ibang pangalan din ng Diyos yan, no? Yah, Y-A-H, you know, yan pa rin ang pangalan ng Diyos. Yahweh, pangalan niya yan. Hakodes Baruch Hu. Yan, ha? Yan ang mga maririnig natin sa kanila. El Shaddai, you know, yan, kilala natin yung pangalan na yan. Av, ano, A-V. Harahamim, you know? Av, Harahamim. Yan ang isa pang mga pangalan ng Diyos. And Harahaman. Ayan, no? Kita ninyo? Nagbigay sila ng iba't ibang pangalan, pero patungkol yan sa Diyos. Para wag nilang mabanggit yung tunay na pangalan ng Diyos. Kasi iniingatan nilang wag silang magkasala sa Diyos. So ngayon, in the entire scriptures, both Old Testament and New Testament, there are over 100 biblical names of God mentioned, you know? Kaya siguro, bukas ko na siguro tatalakayin ito kasi isang oras na at biro nyo, isang daan na ano na biblical names, no? Na binanggit magmula pa sa Book of Genesis hanggang sa Revelation. Kahit man lang sa ano, sa Old Testament, ang dami na. Ang dami ng mga iba't ibang binanggit na pangalan tungkol sa pangalan ng Diyos. Kaya yan ang bukas tatalakayin natin, no? The names of God in the Old Testament, no? Iisa-isahin natin 'yan sapagkat pinag-uusapan natin ang doctrine of God dito, no? Kaya madalang natin itong maririnig sa ating mga preachers, sa ating mga pastor, sa mga ministers natin kasi ito ay napakahalagang topic na dapat nating pag-aralan din sapagkat dapat nating makilala kung sino ang Diyos, no? Sa ating pananampalataya. Dapat makilala natin siya. Kung anong pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo, dapat kilala din natin ano ang Diyos, ang tunay na Diyos, no? At iisa sa ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, hanggang dyan na lang muna ako, titigil muna ako dyan dahil isang oras na tayo nagsasalita at bukas ay marami kayong mga ano maririnig na mga bagong termino, no? Mga title ng Diyos na pangalan niya na hindi natin gaano naririnig, you know? Marami yan, you know? At yan ay magandang yan na inyong isulat, ano? At magiging bahagi ng inyong mga notes, no? At pwede niyong gamitin ano yan na sharing devotion, no? Ng mga pangalan ng Diyos. So mga kapatid, yan ang ating tatalakayin bukas at talagang sinabi ko nga na magtatagal tayo rito sa Book of Hebrews, no? Hindi tayo basta-basta makakalis dito, no? Sapagkat marami siyang tinatalakay na talagang napakahalaga, no? Sa ating pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. So mga kapatid, magpapaalam na ako. Magandang araw sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, ay pagpalain kayo ng Diyos. At mailayo tayo sa anumang mga sakit, no? At mga virus na kumakalat, at sa anumang makaramdaman, at malayo tayo sa panganib, no? Kaya maraming salamat sa inyong lahat, no? Na palagi tayong sumusunod sa mga live stream na ito na magkaroon tayo ng karagdagang kaalaman sa salita ng Diyos. Usually ito, pinag-aaralan lamang ito sa mga seminary, no? At naaalala ko lang yung mga pinag-aaralan namin noong araw, no? At magandang balikan sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi naman siya ano, naluluma, no? Habang tumatagal ay lalong ang salita ng Diyos ay dapat nating ituro at ipangaral at tanggapin, no? At linangin siya, no? At namnamin ang salita ng Diyos. Kilalanin ang Diyos sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. So maraming salamat nino, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos. Then we'll see you again and have a great day sa inyong lahat. So bye now and God bless.